Okay. Pakiusap ng NHA, maling impormasyon hinggil sa programang babae itigil na. Pagbabalik, Chris Lucas. Nakiusap si National Housing Authority General Manager Joe Bentay sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa programang pabahay ng pamahalaan. Sabi ni Tay, tigilan ang pagpapakalat ng fake news at false information at huwag paniwalaan ang mga ito upang maiwasan ang pagkalito at mga perwisyo. Matatandaan na noong Biyernes hanggang kahapon, araw ng Lunes, ay dumagsa sa punong tanggapan ng ahensya mga taong naghahangad ng murang pabahay mula sa pamahalaan. Ayon kay Ginang Leticia Gaok, galing pa siyang Antipolo City at alas 5 ng umaga umalis ng bahay para lang pumila at umasang mabibigyan ng application form mula sa NHA. Taga saan po kayo, Nay? Antipolo po kami. Okay. Ano po ang pangalan ninyo? Ilang taon na po? Leticia Gaok, 51. Okay. Bakit po kayo nandito ngayon sa punong tanggapan ng NHA? Nababakasakali po makakuha ng murang pabahay. Saan niyo po nakuha yung impormasyon na nagbibigay sila ng murang pabahay? Sa kapatbahay po namin. Sabi ko, pumunta daw po dito, mayroon daw po magbibigay ng form. Kaya nagpunta po kami dito. Eh, ngayon po, ngayong pagpunta ninyo, ano po ang inabutan ninyo? Nakakuha po ba kayo ng form? Wala po, cancel na daw po. Bakit daw po wala? Ano po ang sabi? Ang sabi, cancel daw po. Kinancel na daw po nila yung pamimigay muna daw ng form. Hindi po kami agad umuwi kasi baka nagbabakasakali kami kasi kanina sobrang daming tao. Iisip namin, baka naman inaano lang nila na kasi sobrang dami. Mamaya pag pumunti, baka magbigay sila ng form. Kaya hanggang ngayon, nagpaabot kami ng hapon. Alas 7 pa lamang ng umaga ay nasa main office na siya ng NHA at siya ay aking nakapanayam dakong alas 4 na ng hapon. Nagtiis na ng gutom at nagtyaga sa pila subalit umuwing bigong makakuha ng form. Ayon naman sa public service announcement na inilabas ng NHA, nakikipagtulungan sila sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng programang pabahay ng gobyerno. Dagdag pa rito, iginiit ng ahensya na wala silang inaatas ang mga tauhan upang mangolekta at magproseso ng mga aplikasyon para sa murang pabahay na mahinihinging anumang kapalit. Sa huli ay inirekomenda ng ahensya na sundan at subaybayan ang kanilang mga opisyal ng social media account para sa tama at totoong impormasyon. Mula rito sa Quezon City ako, si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat, Chris Lucas, sa dami ng walang bahay talaga.